Happy Lord's Day. At sumain niyo rin. Parang ano, may sagutan na tayo. Siguro ganoon nagsimula yung ano, peace be with you. At sumayo rin. Naging traditional lang. Anyway, the Lord has blessed us to be here. Tayo ay magsama-sama ulit. Sama-sama ulit sa pag-aaral, pagsamba sa Panginoon. Ngayon ay dadako tayo sa ating pag-aaral sa part 2 ng Lord's Supper. Kung mapapansin niyo po, meron tayo itong downloadable lecture notes sa GC. So paki-download na lang po para makasunod kayo sa ating pag-aaral. Bago po ang lahat, simulan po natin ito sa isang panalangin. Aming Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na may nalang na langit at lupa, maraming pong salamat sa muling bagong pagkakataon na sambahin namin kayo sa Espiritu at Katotohanan sa araw ng Linggo. Salamat o Diyos dahil tinakda niyong araw na ito upang kami muli ay mapalakas, mapatatag, mapabanal at patuloy naming mamalas ang inyong presensya sa pamamagitan ng pagsamba sa iyo at sa pakikipisa niyo sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong salita. Dalangin po namin na bawat pag-aaralan namin ngayon ay tumimo sa aming isipan, matuto kami, Panginoon, ng mga prinsipyo na nasusulat sa inyong salita. At dalangin namin, Lord, na bigyan niyo kami ng pusong natuturuan, mababang loob, Panginoon. At dalangin namin ang iba yung katalinuhan, kalakasan, at gabay ang patuloy gawad ninyo sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu na maliwanagan kami sa aming mga isipan upang aming mga matututunan ay hindi lang ito manatiling impormasyon sa aming mga kaisipan, ngunit isabuhay namin to sa araw-araw. Salamat o Diyos at itago niyo po ako patuloy sa likuran ng inyong krus at kayo po ng Panginoon ang maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng amen at amen. Tayo po ay diretso sa pag-aaral natin sa doktrina ng Lord's Supper o ang hapag ng Panginoon. At ito po ay na-share na yung part 1 ni Brother Chester last week. So ngayon po, pag-aaralan natin yung part 2, ano po yung mga sumusunod na may discuss natin patungkol sa Lord's Supper, no? Simulan po natin to sa significance. So may kita niyo po doon, sabi po doon, what transpires in the observance of the Lord's Supper? Sabi po dito, it is amazing that so much division would result from interpreting the brief institution, words of the supper. But we have no choice except to go back to those same words for significance, for the significance of the sacrament. So ito pong Lord's Supper ay marami pong divisions na nagaganap patungkol sa interpretation, anong gagawin, anong gagamiting elemento, anong significance nito sa panambahan, ano ang ibig sabihin ng mga elemento at epekto nito sa ating pamumuhay. So sabi po ni G.C. Berkover, in the sacraments, no matter how great the differences in interpretation of the meaning of the words of the supper and how great the results of these differences, for the dividedness of the church concerning the testament of Jesus Christ, in the night of his betrayal, that does not alter the fact that differences of opinion must always go back to the words that were spoken when the Lord's Supper was instituted. For only in that manner can the light shine upon the profound significance of the sacrament of the church. So anumang pagkakaiba ng mga opinion, babalik at babalik to sa actual na sinabi ng Panginoong Hesukristo on those words na hindi pinalitan. Bagkos ito'y pinagtibay ng mga apostol, lalo na ni Apostol Pablo, na kung ano yung sinabi ni Kristo patungkol po sa hapag, ay yun din po ang sinabi niya. Considering na wala siya doon, no? Pero na-keep niya yung pinaka-essence nung sinasabi ni Kristo. So how is Christ present in the elements? Paano si Kristo ay naroroon sa mga elementong ito? So we talk about God's presence. God is omniscient. God is omnipresent. No? Kaya nga nandun yung Coram Deo, in the presence of God. But this time,
in the idea or in the practice of the Lord's Supper, may mga kailangan tayong linawin. Unang-una, yung stand of the Roman Catholics. The Roman Catholic stand believes in transubstantiation, or it means the real presence. Nabanggit na ito ni Brother Chester last Sunday. At sabi po sa history, proclaimed as a dogma in the Fourth Lateran Council in 1215 and affirmed in the Council of Trent in the 16th century. So ito pong dalawang council na ito ay pinangunahan ng Iglesia Romano-Katolika at pinoproklaman nila dito kung ano yung ibig sabihin. Dinidefine nila what it means to have or what it means for the church to participate in the Lord's Supper. And they believe na, or hindi lang nila pinaniniwalaan, pinagtibay pa nila na ang katawan ni Kristo ay transubstantiated. Meaning, the concept is, upon priestly consecration, pinanalangin ng obispo o ng pare, yung mga elemento, the elements are changed into body and blood while the elements maintain their original appearance. So sinasabi nila na nagbabagong anyo yung substance ng bread and wine into the literal body or the substance of the body or flesh and blood of Christ without changing its appearance. Last week nabanggit ko rin na some, talagang pinapractice Roman Catholic sa Vatican yung transubstantiation na may miracle daw na nagiging actual na. Kasi dito, sabi, the appearance, while the elements maintain their original appearance. Pero sa panahon ngayon, nag-level up. Na meron silang miracle, quote-unquote, pinapakita na yung tinapay at talagang nagiging katawang ng tao. O talagang human flesh and the blood is human blood. So they call it a miracle. So in the Catechism of the Catholic Church, sabi, by the consecration, the transubstantiation of the bread and wine into the body and blood of Christ is brought about. Under the consecrated species of bread and wine, Christ himself, living and glorious, is present in a true, real, and substantial manner. His body and his blood with his soul and his divinity. So literal, nakatawan ng dugo ni Kristo yon. So sabi sa Catholic Encyclopedia, the Eucharist is the chief act of worship in the Catholic Church. And the consecrated species of the Eucharist are to be adored by the faithful with the same worship due to God because of Christ's substantial presence. So ganun din, idolatry pa rin. No? Sinasamba nila, hinahalin tulad nila ito na sentro ng kanilang pagsamba. Na sinabi, is the chief act of worship, the Eucharist, the Lord's Supper in the Catholic Church. So yung consecrated elements ay dapat sabi dito to be adored by the faithful, yung mga members ng Roman Catholic Church. Dapat sambahin ito as same worship due to God. Kung anong pagsamba sa Diyos, ganun din yung pagsamba doon sa mga elemento. Okay? So it's very problematic. So here are the answers. Letter A, it employs in misinterpreted text. Na-misinterpret yung mga teksto na binigay dito. From the words of institution, but the original setting had Jesus' actual body in front of the disciples. Nung siya ay nagpirapiraso ng katawan, hindi naman nagpirapiraso yung katawan niya literal. Nandoon siya, buong-buo, ang pagpapakita, I am here, you're not literally eating me. Iba yung presensya ko sa elemento na pinakakain at pinainom ko sa inyo. So doon pa lang, debunk na, no? And in John 6:53, the reference is to Jesus as the antitype of the manna. So yung manna na kinain ng flesh, ay na literal na tinapay, eh siya yung kabaliktaran, no? Na hindi siya literal na tinapay. Pinabubulaanan niya yun. But in the spiritual sense, if you eat my flesh and you drink my blood,
No? Yung elemento ay sinisimbolismo ng kanyang presensya, ng kanyang katawan at dugo. Letter B, it is a self-blinding leap of faith. Self-blinding, nakabubulag ito. Pagtalon sa pananampalataya. In everything, chemical composition, yung pagdating sa scientific process, no? Di ba? May mga changes. Yung nakaalala sa physics, physics ba yun? Ay, hindi physics. Tama, chemistry, physics, chemical and physical change. Di ba? So, sabi dito, natuling na ako. Nothing changed in the bread and the cup. Nakita nyo ba nung biniyak natin yung tinapay? Naging katawan, naging flesh ba? Kahit examine natin yun under the microscope, it is the same bread and wine. Nothing mystical or miraculous about it. The challenge to just take it by faith is to make faith contrary to the understanding. Kasi sabi, tanggapin nyo lang na may pananampalataya na yan ay laman at dugo ni Kristo. Sabi ni Thomas Aquinas, the way in which Christ exists in this sacrament is something that cannot be reached by natural power of any created mind. Hindi pwedeng, sabi, maabot ng kahit anong natural na kapangyarihan o ng kahit anong imahinasyon. Letter C, it breeds superstitions and confusions. What of the leftover? Paano yung natira? Katawan pa rin ba ni Kristo yun? Di ba? And kasi consecrated lahat yun eh. Di ba? So, may nasasayang ba? Nabubulok ba yun? Inuud ba yun? Bumabaho ba yun pagkatapos? Kasi kung talagang flesh yun, ganun. The natural process of decay, eh dapat nandun. E di kung ganun din, e di nabubulok pala yung katawan ni Kristo. Eh sabi, resurrected siya. So, maraming problems about it. Of the crumbs that fell to the ground, parang nahulog ng mga dyan, butil o yung mga bumo na pinapirasong tinapay. Paano na yun? Pero di, it is a ground for sacerdotalism, the necessity of human priest meditation. Yung sacerdote, priest, no? Na kinakailangan may pare na magko-consecrate doon sa mga elements. So kapag walang priestly consecration, hindi nangyayari yung magic. Parang ganun, no? So, letter E, it undermines the true human nature of the body of Christ. Sabi ni Calvin in his Institutes, let us never allow these two limitations to be taken away from us. Let nothing be withdrawn from Christ's heavenly glory, as happened when he is brought under the corruptible elements of this world or bound to any creatures. Let nothing inappropriate to human nature be ascribed to his body, as happens when he's said either to be infinite or to be put in a number of places at once. Ang sinasabi dito, basically, what it means is Christ in the present state, sa panahon ngayon, siya'y glorified na. Huwag nating i-deduce or paliitin or ilagay sa isang corruptible flesh or ibaba yung level ng kanyang glory na kanyang kinalalagyan sa ngayon. Sabi, sa number two, yung kay, after Catholicism, kay Martin Luther naman, he believes in consubstantiation. The concept, the body and blood of Christ are present in substance, joining the elements which remains as they are. So, paano to? 50-50%. Kasi ko, sabing ko, parang cohabitation, no? Nagsasama yung dalawang bagay. So, sabi ni Martin Luther, in that these words of Christ, Christ joined both together the Word and His body to be eaten spiritually with the heart and physically with the mouth. So, nandun pa rin yung idea ng nag-substantiate pero nagsama yung dalawang elemento, the physical and the physical flesh, the flesh, the bread and wine and the blood. So,
The note here is, this removes the difficulty of self-blinding leap of faith concerning the elements. Nawawala yung self-blinding leap, gagaya ng mga Roman Catholic belief. Now, Luther wrongly criticized the sacramentarians as making the supper merely symbolic. Kini-criticize kasi ni Martin Luther yung sacramento lang talaga ang tingin doon, symbolic lang siya. And Lutherans wrongly hold the concept of omnipresence of the body of Christ. So, pinapoint, nilalagay nila yung definition kasama doon sa omnipresence ni Christ, kasama doon sa elements, sa bread and wine. Ayan, may pilosopo. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. May nagtanong, kahit sa ilalim ng tansan? You see the absurdity? Kahit sa loob ng bote, nandun ang Diyos? So may wrong understanding na, again, na papaliit or namamali yung pagka-apply nung isang doktrina ng omnipresence. So the point is, basically, the same answers to transubstantiation are applicable here. So same lang. Kung ano yung sagot natin dun, ay parehas lang. Now, the Reformed view, real presence but sacramental. Okay? Sabi sa Westminster Confession of Faith, the outward elements in the sacrament, duly set apart to the uses ordained by Christ, have such relation to Him crucified as that truly, yet sacramentally only, they are sometimes called by the name of the things they represent, to wit, the body and the blood of Christ. Albeit in substance and nature, they still remain truly and only bread and wine as they were before. How do we understand this? That Christ's presence is there, but it is sacramental. In the Lord's Supper itself, Christ was there, but the elements were also present sacramentally. Hindi lang natin nakikita ang physical body ni Christ sa ating breaking of the bread, but He is present. His presence is with us, as He promised. As we remember Him, yun yung pangako ni Kristo, na nanduroon siya sa pagtitipon ng mga umaalala sa kanyang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay sa pamamagitan ng mga elemento. No, the 1689 Baptist Confession counterpart uses the word figuratively, which is inadequate. Yung word na ginamit na figuratively is inadequate. So Christ, hindi figuratively, but literally is present in the elements received by faith and the word. Nandun talaga yung presensya ni Cristo Jesus. It is Christ Himself who is really present in the supper, not merely in figurative sense. Kasi pag ginamit natin yung figurative, it is insufficient in defining the presence of Christ, which is ang example nga ay yung sama-sama silang nagpira-piraso. So, ibig sabihin ba, nagsi-second coming or dumarating si Kristo kapag, not in the flesh, but in presence. Now, Christ's presence occurs in the communion of the participants rather than in the mere element. So, madaling salita, wala doon sa tinapay, wala doon sa wine, kundi sa pagtitipon. No? Not in the mere elements, but in the communion of the participants. Sabi ni John Calvin in his commentary, now, if Christ consecrates the bread, when He declares to us that it is His body, we must not suppose that there is any change of the substance, but must only believe that it is applied to a new purpose. So yung ordinaryong tinapay at ordinaryong wine ay nagkakaroon ng different purpose for the sake of communion. Dati, nung sila'y kumakain, ordinary lang. Dumampot lang siya ng tinapay. Wala sinabi na nagpabili siya sa isang tindahan ng mga special na tinapay at nung special na wine. Wala. Kung ano yung nasa hapag, yung common na kinakain nila, yun yung kinuha niya, pinagpira-piraso at binahagi. It is a sign by which under bread and wine, He represents the true spiritual communion.
that we have in Christ's body and blood. So sabi, ito'y isang tanda, no sign, na yung tinapay at ang alak, nire-represent nito yung totoong spiritual na communion natin. Bakit siya magiging spiritual? Mamaya makita natin yung papaano siya ina-apply. Is it strictly close? Is it close or open communion? Pero ba sa lahat? Bakit may ganun? Ba't may nire-require yung iba na kailangan nabaptismuhan ka muna? Miyembro ka ng ibang ng isang good standing na church or isang kang good standing member ng isang church. Bakit ganun ka yung considerations? Kasi makita natin na it is a true spiritual communion, meaning may nangyari. May pagbabago. Hindi ordinaryong tao lang magpa-participate kasi meron siyang nire-require na isang pagkakaisa in a spiritual sense. Kaya nga, communion, no? Isang pagkakaisa. Redundant yun. So, pagsasama, no? Sabi po dito, but it is not an empty or unmeaning sign. For those who receive this promise by faith are actually made partakers of His flesh and blood. The true eating of the flesh of Christ. Therefore, it's not only pointed out by the sign, but is likewise exhibited in reality. Hindi lang ito, sabi, sa pinapoint out ng mga tanda, ngunit sa katotohanan, sa realidad. So, the pastoral point here is, urge an exercise of faith contemporaneous with the act of eating and drinking. Receive the bread and wine by faith. Nananampalataya ka, at pinanampalataya na natin that you, if you eat this bread and you drink this wine, you are part of me. Kasama ka ni Kristo. So, sineselebrate mo yung pag-iisa nyo ni Kristo by faith. Kaya imagine, if an unbeliever will take that, eh wala siyang faith eh. Di naman siya nananalig kay Kristo. Walang silbi yun. In fact, ang sabi doon, marami nang nangamatay at nagkasakit because ginagawa niyo unworthily. May kaparusahan, no? Pagka hindi ito tinanggap ng may pananampalataya. So here's the warning. To refuse to partake of the Lord's Supper deliberately is to slight the presence of Christ. What does it mean, yung word, yung slight? Diba? Gutom ka na? Slight lang. Sa understanding natin, medyo. Pero pang synonymous understanding nun is to insult. Insultuhin mo yung presensya ni Kristo. Imagine na, nasa isang, may imbitasyon. Andito ang hinandang pagkain ng host, tapos tinanggihan mo. Hindi ba insulto yon? Meron siyang hinandang pagkain. Imagine this, on the night that he was betrayed, he took bread, he broke it up, and distributed it, and given the wine, and he said, this is my body which is for you. Do it in remembrance of me. Tapos si Pedro tinanggihan. Can you imagine that? Take this in remembrance of me. Tapos tinatanggihan mo. Sinong gumawa nun? Si Judas. We believe that he was not a participant of that breaking of the bread. Dahil there's no sense. Binenta nga niya si Kristo eh. Kasi sino pang tanggapin niya yung tinapay in remembrance? Anong maalala niya? He will remember his betrayal, not the saving grace of Christ. So kapag tinatanggihan mo to, you're a believer at tinatanggihan mo, deliberately, sinasadya mo talaga, sa panong paraan, kaya napaka-importante huwag mag-absent sa Lord's Day. Kasi doon yung panambahan, andun yung presensya ng Diyos at doon nangyayari yung sakramento, yung Eucharista, yung hapag ng Panginoon na kapag hindi ka dumalo, eh, tinatanggihan mo yung presensya ng Diyos. Tinatanggihan mo yung pakikipisa ni Kristo. Nandito ang Panginoon sa Kristo. Binahabahagi niya ang kanyang katawan para sa atin. At meron itong connection as a means of grace. Doon tayo papunta. So, wag natin insultuhin.
On the other hand, if you're an unbeliever, or if a church allows an unbeliever to partake of his body, it is as if giving the bread and wine to Judas. Na maya-maya itatatuhan niya. Kuha natin? Or binenta na niya? No? Ganun din, insulto din yun. Kaya naniniwala tayo sa communion ng mga mananampalataya lang or sa close communion. Now, how is the Lord's Supper a means of grace? Bakit means of grace ito? The Roman Catholic believes as a sacrifice of Christ. Kaya nga mas ang tawag, which is blasphemous. Natin. The Eucharist is the sacrifice because it represents or makes present the sacrifice of the cross. Because it is its memorial and because it applies its fruit. The sacrifice of Christ and the sacrifice of the Eucharist are one single sacrifice. And this divine sacrifice, which is celebrated in the Mass, the same Christ who offered himself once in a bloody manner on the altar of the cross is contained and is offered in an unbloody manner. So ito pananampalataya nila, paniniwala nila, na inaalay muli si Kristo. And that is blasphemous. Wala na, tapos na ang pag-aalay ni Kristo. Pero there is this, may nabasa ako dati na sinasadya nila, no, yung evil part or yung sinister part ng Mass. Yung pagperapiraso na kinocrucify nila muli si Kristo. Can you imagine that? Because that's the, ano eh, the remembrance eh, na his body was broken. His blood was spilt. And if you're literally breaking the body of Christ and spilling his blood once again, you're saying that what he did on the cross was not enough. Pero sabi, bloody daw yon, ito unbloody. No? Yung ginagawa. But the same thought, the same principle na ina-apply nila ay kung paano pinako si Kristo Jesus, ay inuulit na. And sabi sa Hebrews, there's no sacrifice left. But judgment. Kaya napakabigat nito. So, letter A, this contradicts the once and for all nature of the sacrifice of Christ in Hebrews 10:10. This is another breeding ground for sacerdotalism and sacramentalism. So, hindi lang siya breeding ground ng sacerdotalism and sacramentalism, but breeding ground of heresies. Sinong nakapanood dito nung movie ni John of Arc? Ni Mila Jovovich. Siguro mga 90s pa pinalabas yun. When he went to the altar of the church, dala-dala niya yung, parang may dala siyang sword nun eh, and then kinuha niya yung chalice, tapos tinunggahan niya, kinain niya yung bread na pinapakita doon, it was a bloody scene. Parang ano siya, gory yung idea. So sinasabi na this is not a bloody manner, but for you to say that it's substantially changed into the flesh and blood of Christ, yung underlying implication nun is pinapako mo ulit ang Panginoon. Pinapatay mo siya ulit. E natapos na yun. So the biblical position is this. The word of God is received by faith, signified in the elements. By faith. Not by flesh. Not by works. So, letter A, it is a memorial. It is a vivid covenantal remembering of the death of Christ. Sabi ni Christ, do this in remembrance of me. It was to be the defining atmosphere of the supper. Sinasabi niya sa mga disipulo niya, do this in remembrance of me. If you're gonna do this, and without my memory, baliwala. Kasi, bakit? Common ginagawa yung pagkain ng tinapay at pag-inom ng alak. Naintindihan natin? Common na ginagawa yun sa kultura nila. Eh, kung ikaw isang Italiano, normal sa'yo ang alak. Normal sa'yo yung wine at yung bread. Kung may spaghetti ka dyan or lasagna, automatic may bread. Paano yun? Common sa kanila yun. Anong kinaiba? Because it is for the remembrance of what Christ did on the cross. Do this in remembrance of me. Now, the Lord's Supper is a means of grace against our frailty and forgetfulness. Ito daw ay biyaya ng Diyos sa ating kahinaan at pagkakalimutin. Makalimutin tayo, tama. Si, ano, Pedro. Di ba, after ng supper, maya-maya dininay niya si Christ.
Paano siya na-remind? Nagpira-piraso ba si Christ ng tinapay? Ano nangyari? Pero it was a meal. Nung tinawag niya muli si Pedro, he prepared a breakfast for Peter and the other disciples. It was a meal that Christ gave na nag-remind sa kanya ng love niya at ng love ni Cristo sa kanya. So kung yung simpleng meal na yon ay ginamit ng Panginoon na maalala si Cristo yun. Mahal kita, Panginoon Diyos. Alam mong mahal kita. Ganun din yung last, yung Lord's Supper na ini-implicate sa atin. Maalala natin, makakalimutin tayo eh. So, ganun kadalas tayo makalimot. Eh, sabihin na natin, Lingguhan. Para ma-appreciate natin din yung Lingguhan na Lord's Supper. It's just only a memorial, but a Eucharist. Eucharist means literally a service of thanksgiving. When he had given thanks, Christ, salamat sa Ama, he blessed it. The term Eucharist has been almost totally abandoned by evangelicals because of the Roman Catholic use. Na ano natin yun? Kinalimutan natin yung Eucharista or yung term na Eucharist. But it is a word that means thanksgiving and should also be a defining atmosphere of the supper. Dapat may thankfulness. Yes, there is a solemnity in partaking the Lord's Supper. There's reverence, but there is the element or the attitude of thankfulness. It is a means of grace to awaken our gratitude for the best favor of all. Ina-awaken ito yung ating gratitude, yung pagpapasalamat. Ingrato tayo eh. Dumarating sa panahon, nagkakasala tayo because of our ungratefulness. Nagmurmur tayo sa Panginoon. But whenever we face Him in the Lord's table nga eh, naharap natin siya, pinaalala sa atin. Nilinis tayo, hinugasa tayo, pinatawad tayo ng Panginoon. And this to be taken with thankfulness. And letter C, communion. It's not only a memorial, not only a Eucharist or Thanksgiving, but a communion. Sabi ko kanina, ano yan? Pagsasama, ano yan? Basta niredundant yun. Ano? Isang pagsasama, basta yun. A spiritual experience and testimony of union with Christ and oneness of the church. Union with Christ, oneness of the church. In 1 Corinthians 10:16, the cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? It's a form of a question. The answer is yes. It is the body of Christ which is for us. Tayo yon, pinag-isa kay Kristo na nakikipartake sa kanyang tinapay, sa kanyang katawan, sa wine, sa kanyang dugo. Many evangelicals, even Reformed Christians, have terminated the significance on memorial. So we miss so much of the benefits by limiting it to a symbolic remembrance. Hindi lamang siya symbolic remembrance. So the point here is, there is an actual ongoing communion with Christ in the receiving of the elements. Nothing mystical about it. Well, kung may goosebumps ka, naiyak ka dahil mas na-imbibe mo, naintindihan mo yung yung elemento na nagko-commune ka sa Panginoon, the reality of it, imagine mo, no? Sa buong linggo na ikay nagkasala, bumagsak ng hina, nagkaaroon ng mga pagsubok sa buhay, and on the Lord's Day, you will partake of His supper at kasama mo siya. Di ba? Mapapamaranata ka na lang eh. Lord, nawa, hindi na lang ganito. Pero hanggat ganito, gusto kong makasama ka sa ganitong paraan kasi ito yung physical na paraan ng pagpapakita mo sa akin ng iyong ebanghelyo. Kaya hindi ako liliban. Magpa-participate ako. Lalo kong lalapit. Lalo kong gagawin ito kasi naintindihan ko na ikay sumasa amin. It's just a communion. There is also a declaration of the church's unity and members' mutual experience of one another. May pagkakaisa sa isang eksperyensya. Yung mga disipulo, nung sila ay nagpartake nung hapag ng Panginoon, Lord's Supper, masasabi natin na yung na-experience din namin. Nakaka-catch natin yung bigat nun.
Kung ano yung experience ng mga disciples on the night that he was betrayed, on that room na sila yung nag-supper, is the same experience that we have right now. Maybe not visually, but spiritually, by faith, ganun din. Kasama natin ang Panginoon sa Kristo. So the point here, we as pastors, kasi pang GMA talaga to, makita natin. The congregation, i-rephrase ko ha, must be prepared for the Lord's Supper that will maximize the spiritual gains from it. Kailangan ma-prepare tayo. Sa paanong paraan? By prayer. By reading the by hearing the word. Kaya nga nasa dulo ng ating Lord's Supper, yung hapag. Para sobrang saturated tayo ng salita ng Diyos. Sobrang buong-buo tayo sa presensya ng Diyos. Wala tayong ibang iniisip. Tapos na tayong mag-dinner, ay mag-lunch. Hindi tayo ganun kagutom. Hindi natin iniisip, ano kaya pagkain mamayang merienda o hapunan? No, nakafocus tayo in experiencing the presence of Christ. So here are the issues. What may be used for the elements? Ito, na-discuss na ito nakaraan, mga nagtanong. No, there is nothing in the New Testament that defines a specific of the elements. Wala namang specific brand. Mompo ba yan? Ano ba klaseng wine yan? Diba? Or tinapay, is it leavened or unleavened? So, they should qualify as bread and fruit of the wine. So, wine or grape juice. No? The emphasis is on the oneness of the cup and of the bread. Must be the same for everyone. Sabi sa 1 Corinthians 10:17. Because there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of one bread. Basta pare-parehas. Walang discrimination. Nakuha natin. Ngayon, kung anong tinapay ni pinartake ko, yun din ang par-partake ninyo. Now, the purpose is to help focus the mind in one's communion with the body and the blood of Christ. So, ang purpose nun ay ma-focus natin sa sarili natin. Iba yung preaching na nakikinig ka sa word ng Panginoon. Iba na yung experiential na you're partaking of the bread and the wine. It gives the it helps us focus in our communion with Christ. Here's the point. Use elements that help mental focus in spiritual communion, not calling attention to themselves. Ang purpose, para makapag-focus tayo sa Panginoon, hindi para patungkol sa atin. Okay? And who may partake? Una, so una yung elements. Wala namang kaso kung wine or grape juice. Basta it's a fruit of the vine. Alam naman natin, vine na tinutukoy doon ay yung grapes. So who may partake? Position one, yung close communion are yung restricted. Only members of the local church may partake of the supper, grounded on its connection with baptism as entry into the church. But we do accept the baptism of other churches. Entry into the church is only one significance of baptism. Also, confess discipleship. Position number two, close or strict communion. Only validly baptized believers may partake. This will include members of other Baptist churches or Baptistic churches, but will exclude pedo-Baptists. So, itong stunt na to, hindi ka makipag-communion sa mga Presbyterians nagbabaptize ng mga babies, no? The New Testament does not appear to link very tightly on the supper to baptism, as absent in the institution and in Paul. Position number three, open communion. Open to all the church may invite. To all who profess to be Christians, all who love the Lord Jesus. To all without discrimination, entirely the decision of the participant. The Lord's Supper does have requirements of worthy partaking. Makita natin yan sa 1 Corinthians 11:27. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. So ingat sa open communion. So in the mediating position, restricted to all believers who are members in good standing of gospel church. The words of institution embrace all those in the new covenant.
Primary significance of the supper is for the covenant members of the church. Communal significance of the supper reaches to all those who share in gospel favors. Their gospel standing is only recognized as church members of good standing. So here's the point. Whoever communes in the Lord's Supper must be received by the church as brethren in Christ. Sa madaling salita, nandun tayo sa idea ng close communion, meaning dapat, ano ka, regenerate. Pero paano mangyayari yun? Pwede kasing magsabi kahit sino na regenerated ako. Kaya nandoon yung dapat may discernment in church. So pag may guest tayo, to, o meron tayong a guest na nagpo-profession ng faith niya, na wala namang makapag-vouch kung siya ba ay good standing sa pinanggalingan ng church, member talaga siya, o talaga bang, basically, hindi natin alam kung talagang Kristiyano siya, we don't allow na mag-participate. Kasi iniingatan natin, no, yung sanctity ng communion. Ngayon, kung bibisita, kaya very important din yung may, ano, no, merong kakilala. For example, kami ni Amor, may kasama feta kami iba nun. Pero actually, kung natatandaan ko, bumisita kami ni Amor sa ARBC, kami lang ni Amor ang nakapag-communion. Tama? Kasi binilungan ako ni Pastor, ano nun eh, Pastor Joseph, sabi niya, pas mag-communion kay ni Amor. Ay, nag-communion ka ba nun? Dalawa, buntis ka nun? Hindi. Oo. Magkasama tayo. Wala ba nun, Lord's? Meron, alam mo. Oo. Pero nag-communion ka nun. Okay, yun. So, yung first na punta namin, kami lang yung pinag-communion. Ang dahilan ni Pastor, kasi matagal na namin kayong kilala na believers. At hindi lang si Pastor Joseph, kasi may mas matagal na nakakakilala sa amin or sa akin personally. Si Brother Louie at si Sister Sol, yung mag-asawa. Years na kami magkakilala. Nakita nila yung walk namin ni Amor. Ako, we're sa faith. At ako, vinavodge ko naman ang asawa ko. So, there is this, hindi pa man kami covenanted, hindi pa kami member ng isang local church, pero kami ay tinanggap sa hapag. So, yung correct me if I'm wrong, Ann and Art, nung matend ba kayo nun, hindi kayo pinag-partake, no? Kasi ang reasoning din sa amin ni, ano nun, wag muna, kasi mas sure na kapag na-covenant na, mag-partake. Pero pansin ninyo, dun lang kami nag-partake, dito hindi tayo nag-partake, di ba? Kasi very important yung tayo ay lahat magkaisa sa covenant, no? So yun, this ends our discussion or my lecture regarding the Lord's Supper, part 2. So yung part 1, tinuro po ni Brother Chester, and ito po yung part 2. So we are now open for questions, insights, or any reactions. Questions? Insights? Ako, may question ako. Okay na ba yung naamoy ko na eh. Okay na. Amor. Ang bango ng tanghalian natin. baka may mic ba? Yan. Hintayin natin. Yeah. Isip na kayo ng mga tanong niyo, ah, para ano. Check. Thank you.
check, 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 check. Sound check. All right. Sige. Pakinggan po. Ano, wala ka. Check. Sound check. Test. Check. 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 Okay. Okay na po. Salamat, Brother RJ. Check. Check. Alright. Rinig pa rin kaya ako. Kasi medyo humina. Check. Check. Wala na wala yun. Hello. 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 Saan yung elements? Sa elements, yung tanong ko is, okay. Yung binanggit dito na the emphasis is, di ba, sabi, they should qualify as bread and fruit of the vine. So, pwedeng wine or grape juice. Di ba, nung nakaraan, nagtatalunan ko, wine or grape juice. Mm. So, it's either pala. And then, the emphasis is on the oneness of the cup and of the bread. And must be the same for everyone. So, wala, pagka, parang nangyari po, mag-a-adjust tayo sa isa. So, lahat ganun na. I don't wanna be, ano, restrictive about check. Well, red, low. Nawala. Check. Sige, taka lang. I don't wanna be too restrictive or too dogmatic about that. The point here is, both came from the fruit of the vine. True. Ang pinagkaiba niya lang, fermented yung isa. Okay? So, I have peace knowing na yung uminom nung fermented at hindi fermented ay nanggaling pa rin yun sa fruit of the vine. So, kung may mag argue na dapat fermented yung ano wine, may mga tawag dito may counter argument ako na mayroon talaga ng mga fruit of the vine na non-fermented. It's still called vino. It's still called wine. So does it matter? The point here is it's the same. Kumbaga, it is the fruit of the vine na iniinom natin, whether it's fermented or not. If it's the bread, same bread. Very strict dun sa bread kasi dapat yung pinagpira-piraso galing sa isang tinapay. Nakuha natin? Nakuha? Okay. Kasi yung fruit of the vine naman, ilang bungkus ng grapes. Diba? Pero ang punto ko, hindi ba pwedeng, may kanya-kanya tayong dalang tinapay next Sunday, ah. Kung anong tinapay yung trip yung kainin. Hindi. Kaya nga binibreak. Important na may breaking of the bread. And we are eating of the same bread kasi yung ginawa ni Christ. Okay? So, the idea here, what if, kunyari lang, no? Nung gabing yun, yung isang pichel ng alak, kunyari na lang, isang pichel ng alak ay naubos na sa anim. So, meron pang limang natitira. Kumuha ng, you know, mas mababa yung alcohol content ng isa. So, nagkaiba na ba? Eh, kung magiging ganun tayo ka-stricto, parang feedback. Parang pa rin. Yan. Okay na to. Okay. Kung ano? Ayan. So, parang nonsense na yung ganung mga arguments. So, let us not be part ng maturity na sa ating mga Kristiyano. Kapag masyadong rigid, no? Part ng pagka-immature yun. So, sinasabi ko lang na as we learn from the Word of God, mas nagiging malawak ang ating pag-unawa, no? Mas mahalaga pa ba yung kumbaga brand nung iniinom mo kaysa dun sa pagsunod sa supper. Ayan.
Next, meron ba questions, insights? Ang natatandaan ko, sinabi sa akin ni Pastor Dandelmo, napaka nag-strike sa akin yun kasi sabi niya, gawin mo yung pinakamalapit in kung ano available, yung pinakamalapit, di ba? Sabihin, gaya nga sinabi ko, may mga lugar talagang walang alak eh. No? Parang sa atin, ang uso dito, tapoy sa norte. Ano yung tapoy? Rice wine. Pumunta ka sa south, tuba, coconut wine. Eh, both are not fruit of the vine. Important sa atin ang grapes eh. Hindi naman natin talaga ano yun. Diba? So, in those cases, salamat na meron tayong access. Pero paano na lang sila? Hindi na sila magko-communion kasi wala silang ganun, di ba? Ayun. Yun lang yung comment ko doon. Other questions? Follow up? Po? Sa ano, pwede mag-open mic sa ano natin? Google Meet. Questions? Bago tayo kumain ng chicken curry? Excited ako eh. Naamoy ko na. Ano daw? Recorded? Sa... Ganun po kami dito sa CCRBC. May kainan po kami pag-lunch. Kung invited po kayo sa mga makakanood po nito, pwede po kayo mag-join. Ayan. Other questions? Bro, pass ako. A brother. pinanood ko kasi ulit yung ano, yung... Teaching mo? Hindi, yung... tapos dun sa... May ano lang ako. Gusto lang ako i-correct since recorded din naman ito. I-correct dun sa sagot ko last week. I-connect or i-correct? I-correct. Kasi nagtanong si Brother Hermar about dun sa... pagkakaiba nung ordinance saka dun sa sacrament. Okay. Ito pinaliwanag naman, no? Na synonymous term siya, same lang naman yun. And sabi ko kasi doon, ano din, pwede, same din naman sa Eucharist, sa Lord's Supper yun. So, baka lang kasi ano mo confuse. Yung sacrament, yung ordinance, yun yung Lord's Supper and yung baptism. So, yung Eucharist, another term siya sa Lord's Supper. So, Lord's Supper, Holy Communion, Eucharist. So, anong synonymous sa kanila? Both are? Sacraments. Sorry. Both are ordinances? Yung sacrament. Yung ano? Baptism and Lord's Supper? Can you say that? Yes. Yes. Okay. Pero ang difference nila, distinct yung Eucharist na ginagamit lamang sa Lord's Supper. Thanksgiving ang Eucharist. Yan lang po. Okay. Thank Salamat ang Brother Chester. Pinapatawad ka na ni Hermar. Okay. Other questions or insights? O kung wala na kayong tanong tungkol dito, baka may iba kayong tanong, entertain natin since may oras pa naman. Ayun, Brother Art. A question ko po patungkol sa presence. Meron bang sa scripture na sinabi or ano po yung differences ng presence dun sa pagiging omnipresence ni God, yung presence niya sa church discipline, I will be with you. Sa Great Commission, I will be with you to the end of the tapos sa Lord's Supper, yung presence na doon. Meron bang significant differences yung mga yan? Definitely, may distinctions yung mga presensya ng Panginoon sa Kristo noon. So, sa madaling salita, yung omnipresence ni God is, he doesn't miss anything. So, basically, ganon. He is involved in all the affairs of his creation. Nakikialam siya doon. Ang difference noon is, kapag in-apply natin siya sa church discipline, judgment, na nag-aagree siya sa napag-agrihan ng kalipunan ng mananampalataya,
At pagdating naman sa Lord's Supper, nandun naman siya in communion, in remembrance of Him. So, may distinction siya in a sense na hindi natin sineselebrate yung presensya ng Panginoon, ng isang omnipresent God, ng ating Diyos, lagi in remembrance of Him. Okay? Very distinct yun. Yung pagsama naman niya sa atin sa Great Commission, I will be with you till the end of the age, yung kanyang pagsama, yung presensya niya na nag-iingat sa atin, nag-comfort sa atin through His Holy Spirit, iba din yun kasi ang purpose nun is for us to accomplish kung ano yung kanyang kinomission. Okay? In-explain ni Pastor Noel Espinosa na pagdating sa hapag at sa gathering natin, especially dun sa mga binanggit niya, yung mga binanggit mo, yung Lord's Supper and yung church discipline, very distinctive siya in a sense na pinangako niya yun eh. So kapag halimbawa, may example siya na pagka ba mag-isa kang nag-communion, nandun ba ang presensya ni Kristo? What's the answer? Wala. Kasi hindi yun ang pinangako niya. Ang pinangako niya na very specific sa kalipunan. So, nandun yung idea ng church. So, kahit pa presensya yung mga ginamit na terminologies, yung omnipresence, presensya sa if there are two or three gathered in my name, there I am in the midst of them. Well, yung literal na meaning nun, yung agreeing, agreement ng Panginoon sa pagpataw ng judgment, that as if He is there. And in, basahin ko yung, sana nandito pa. Na-pull up ko yung kanina. Wait lang ha, check ko lang. Ano ko niyata? Kasi kanina na-pull up ko yung sa kay Paul. Anyway, when it comes to the Lord's Supper, iba rin yung presensya niya kasi hindi sinabi na nandoon ang presensya niya sa for example, sa ano ba yung mga ginagawa natin? Maligo. That would be weird. So, yung distinction doon, yung function o yung pinaka-purpose ng kanyang presence. Where, in the Lord's Supper, in remembrance of Him, nandoon siya. In the church discipline, in judgment niya, nag-a-agree siya. Yung kanyang pangako sa Great Commission is the Holy Spirit na binigay niya sa atin. Nandyan yung presensya ng Panginoon sa Kristo na sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu, nagko-comfort, nagko-correct, nagpapanatili sa atin. So, I hope na ano natin yun. You have other... Oh, thank you po. Okay. Ganda ng tanong. Yes. Follow up, Ben. Hindi ko lang maalala. Baka naalala mo. Yung okay. Sinabi ni Pastor Noel, kasi nandito dito ako ng time na yun. Nung nakikinig ka sa online, ano niya. Sabi niya, palang mali yung term na omnipresence. May iba siyang ginamit may na... May iba siyang ginamit na term na mas fit. Mas specific. Mas specific dun sa kung ano yung attribute ng Panginoon sa presence niya. Nakalimutan ko yung term. Kasi nga, yun nga yung argument na omnipresent ang Diyos, kahit sa ilalim ng tansa, nandun siya. I forgot the term eh. Mas correct yung terminology niya na ginamit. Yeah. Other questions? Brothers and sisters? Bitoy, tarang? RJ? Ayun. Question ko lang po, yung regarding sa Lord's Supper. Restrictively po ba na physical talaga siya? Yes. Yes. Kasi, ayun niya, ngayon, sa pagkikin ko kayo, ano kayo? Pero bang online Lord's Supper? Meron. In fact, nasa pastor's conference kami ni Mimon, may nakausap ako doon isang brother na
yun ang reason, isa sa reason ba siya umalis sa church niya? Dahil mag, ano daw, Lord's Supper online. Yung kanya-kanya yung sinabi, breaking of the bread. From the same bread. From the same cup of wine. Sabihin, yung isang pinanggalingan nga nung wine. Diba? So, sabi nga nung isang si pastor, isang guest pastor, forgot the name. Yung chair, ano siya? President ng Banner of Truth. Nandun siya nun. Sabi niya, may kinote siyang isang theologian, show me that in the book. Pakita mo sa akin yan sa Bible. Walang ganun. Well, sabihin mo, wala namang online kasi nun eh. Diba? Obviously, kasi nga, kung pwedeng remote, may ibang paraan eh. Pwedeng remote. Oh, sa kabilang bahay. Bintana sa bintana o ano pa man. Hindi ganun eh. Magkakasama talaga. Kasi ang idea is supper, eating together. So, dapat nandoon. So, kung yung church mo ay, kung nakikinig ka nito online, at meron kang inaatinan din na online church, tigil-tigil mo yan. Umattend ka ng physical church, kung nakikinig ka dito, dito ka na umattend, ini-invite ka namin, at lumago ka sa pananampalataya. Ngayon, kung yung pastor mo naman, ay nag-administer ng online communion, kausapin mo siya, i-share mo tong video na to para at least maliwanagan siya. Ayan. Thank you po. Okay. Okay. You're welcome. Baka may follow-up doon? Eh, ba't yung online Bible study? Pinapayagan na. O ba't naka-online yung services natin? Mga kapatid, sa mga nasa online, walang bilang yung attendance nyo sa church kung naka-attend kayo online. Sa Gmeet may bilang yan, sa Google, pero dito wala. Iba yung physical na gathering natin. Kung hindi, ito nga eh, yung pinag-usapan namin ng mga, yung mga na-discuss sa pastor's conference. Heartbreaking yun, no? Na 2 years, restricted yung gathering. Naalala nyo pa ba? Yung pinagdaanan natin? Na hindi pwedeng lumabas ng bahay, bawal online lahat. It is borderline depressing. Na hindi tayo magkita-kita, magsalo-salo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. No? And yung iba, na-enjoy yun. Huwag daman. Diba? Meron pa nga mga churches na, akala ko dati, yung mga mega churches na may pangalan na nasa mga mall, ganyan. Karaniwan yung merong silang central figure sa isang church. Hindi ko lang babanggitin yung pangalan. Nangyayari, akala ko may local pastor. Wala pala. May video lang na pinapanood sila. Paano yun? Huwag ka na lang pumunta doon. Manood ka na lang sa bahay mo. Nagsayang ka pa ng pamasahin. Madaling salita. Parang lulokod lang natin yung sarili natin. Diba? Parang I pray na ma-convict yung mga gumagawa ng ganun. Kasi hindi talaga, it is unhealthy. Kung believer ka talaga, kung regenerated ka, I don't think tatagal ka ng isang buwan sa ganung klaseng setup. Na okay lang sa'yo yun. Hindi siya okay. Hindi siya tama. Ayan. Other questions or insights? Na hindi, pwedeng hindi na related kasi may oras ko naman tayo. Other questions. Baka may mga pressing questions kayo na gusto niyo nang i-address. Iyano na. I'll open ano na to. Bitoy, question. Asan yung mic? Ayan. Sino ba? Paano yung mga Brad, paano yung mga churches na nagpa-practice ng communion? Kasi parang ewan kong because sure kung nabanggit kanina na nagkakasala ba sila or walang sense yung, walang bilang yung communion sa kanila or parang doon ako pas parang nalilito. Parang kapag pinractice ba nila yung communion na hindi sila recognized as church pa kagaya sa atin before. For example, yung outreach para sa nagpa-practice ng communion. Ano yun? Nagdi-disobey sila sa Diyos or parang walang sense yung ginagawa nila communion pas ganun. Nagkakasala ba sila? Well, if that so-called church is not
a church of Christ, well, talagang nagkakasala sila. Kasi kailangan talagang iglesia ni Cristo na genuine. So, consequentially, inaaral ko rin itong mga nakaraan yung ecclesiology, yung marks of the church. Naaaralin natin, sabi ko Art na, sa susunod. So, may essential mark and non-essential mark. Paunahan ko na. So, yung essential mark, it is the true preaching and teaching of the Word of God. So, dapat sound yung doctrine. Hindi pala non-essential mark. Isa, maintaining marks pala. Non-essential. Maintaining marks naman, it is the lawful administration of the sacrament and faithful discipline of faithful exercise of church discipline. So, tatlong bagay. The church is true if it's preaching the sound doctrine. Pag tama yung doctrina, yung gospel, okay yan, orthodox. Pangalawa, tama yung administering ng sacraments. May mga underlying factors yun. Kanina binanggit natin, is it closed? Is it strictly closed? Is it open? Yung mga bagay niyan. But I believe if you hit the first one, matatama mo yung sacraments mo kasi sound yung doctrine mo eh. Tatamaan yun eh. Well, may siguro may mga minor errors or may distinct practices lang na hindi kagaya sa atin because we subscribe to the 1689 Baptist Confession. Pero, andun pa rin yung baptism. Dapat, yung baptism mo ay regenerate. Hindi ka pwede mag-baptize ng hindi believer. Again, kung tinamaan mo yung una, tumatama ka doon sa pangalawa. Yung pangatlo, church discipline. Saan siya lahat ng ugat? Kasi yung dalawa, maintaining marks. Yung una, yung pinaka-importante. Pag tama yung doktrina mo, tama lahat. Well, at least, tumatama ka. So, yung tanong mo, nagkakasala ba sila? Yes. Kasi for sure, kung mali ang doktrina mo, at i-apply mo yung sacraments, malamang sa malamang unworthy manner yun. No? Kasi may mali sa doktrina mo eh. Unless, yun lang inaral yung buong maghapon. Tinama niyo yung sakramento pero mali yung ibang doktrina. Diba? Wala pa rin. So, dapat talaga may marks ng true church. Ayan. Follow up. Pas, last na. Sige. Di ba, Pas, isa sa mga ginagawa natin restriction yung hindi tayo mag-partake yung mga unbeliever or hindi pa natin sure kung genuine believer. How if, ano? Or, pwedeng totoong believer siya, genuine believer, but the person is not in good standing. Gusto kong iyan yun, i-point out. Meaning, kasi sa ating confession, kapag ikaw ay under church discipline, hindi ka rin pwedeng mag-partake. So, maaaring totoong believer ka, pero under church discipline ka, lumipit ka ng ibang church, or nagbisita ka sa ibang church, kailangan malaman natin, ba't kan dito? Meron ka bang problema doon? Are you under church discipline? Kaya ka nandito? Kung yun ang dahilan, hindi ka magpapartik sa ano. Ayan. Okay. Pas, taray ko lang parang situational lang naman. No. Parang genuine believer siya, pero dahil kulang information natin sa profession niya as a Christian. Although regenerate siya, bigay na natin yung premise na regenerate siya. Then, hindi natin siya pinagpartik kasi nga, di pa nga natin alam yung testimony niya. Paano natin yun paano natin siya as a church i-handle kung may eagerness naman siyang mag-partake kaso nga kulang yung information natin as a church regarding sa testimony niya. Mm-hmm. So paano natin parang possible ba mag-lead yun sa mas tampo yung for example genuine believer yung bisita. Kasi nga genuine believer naman siya though hindi lang alam ng church. Mm-hmm. Tapos di natin pinag-partake kasi. Okay. Nasa pagpapaliwanag yun. Diba? Kailangan talaga. Kaya kanina, pinauna ko na kung narinig nyo na in-entertain lang natin or ang sinasama natin is yung good standing, yung pina-vouch ng kapatid. Pero pag sobrang stranger siya sa atin na ano lang, nag-join lang, di natin siya talaga kilala, wag muna. Okay? Pag-iingat yun sa kanya. So, kanina po, last night, sinabihan ko yung mga ibang women na nandirito. Sabi ko, maaaring may bisita tayo, babae. Chikahin nyo. Kausapin nyo.
kasama yun sa duty natin as a church. Ako din, bilang tumatayong interim na teacher dito or gumagawa ng mga pastoral duties, trabaho ko rin nakausapin. Alamin yung buhay niya. No? Actually, nag-check rin ako ng mga profiles. Eh. Baka may common friend na matanong, oh, kamusta ba to? Anong ganyan, background? Diba? Kasi kailangan nga ingatan yung bagay na yun. Failing to do that might result to unnecessary offense to a believer. Kaya due diligence, brothers and sisters, pagka may, nireview ko ni Bitoy dyan eh. Family worship tayo yata, no? Sabi ni Bitoy sa akin, dapat kasi pastor, ano yan? Sabi niya, nagkikare tayo sa mga tao. Nag-uusap, and then, di naman niya ako nireview. Parang, may comment lang siya regarding that, na dapat yung mga bisita, mas ini-estima, ganyan, mas kinakausap. Hindi ko siya pinansin. na-appreciate ko yun. Sinabi ni Brother Bitoy. Hindi ko na mabanggitin yung specifics, pero, ewan ko, tatanda mo yung Bitoy. Tatanda mo. Ha? Ano na? Hindi niya ako nirebuke. Nag-comment siya. Or parang, pala decision, parang then nag-ano lang siya, nag-comment na siya regarding that. So, best practice ng isang, lalo iglesia na tayo, kilalanin natin yung mga, parang ano yan eh, may pumasok sa bahay mo, sino po kayo? Diba? Dapat at least kilala mo to. Alamin mo saan umuwi to. Oh, pag inayaan mo lang mamaya may walang gamit diyan. Eh paano kung tao yung mawala? 'Di ba? Ayun. So, other questions or follow up doon? Mia? Yeah. Mike, please. Ikanta mo na. Follow up lang sa ano, balik tayo sa online Lord Chapel. sige. Follow up lang ako. Lagay ko sa context quiz yung ano ni KRD. Kasi, if general po kasi yung pagkakaano, yung sagot, yung question din ni KRD. What if genuine believer yung isang tao, and may case kasi na hindi talaga siya maka-attend ng simbahan, alimbawa may sakit, or alimbawa meron talagang importanteng lakad talaga na sobrang importante, bali talaga yung reason niya. And then, syempre, online siya nanonood from morning to afternoon, and desire niyang makipag-partake sa Lord's Supper. And then, naisip ko bigla, kaya ayoko na itanong. Wait lang. Sige. Naisip ko bigla na sabi dito is dapat yung bread na kakainin is the same for everyone. Uh-huh. So, bigla ko rin naisip, kaya ako natanong ulit, na to refuse sa Lord's Supper is to, ayun, ni-neglect natin yung katawan ni Kristo. Salamat na naisip mo. Naisip mo yun. Well, kasi hindi naman siya nire-ref. Siya yung nagre-refuse? Well, yun, tama. Nini-neglect mo, na-insulto ang Panginoon doon. Kaya pero again, this is napaka-specific kasi nung example ni Bitoy eh. Pag tinanong mo kay Pastor Noel yan, the end of the day. Kasi may mga napaka Pero kasi since we are a local church, sagutin natin yan na binigay mo lahat naman ng ng sitwasyon na believer siya. Kaso, ang hindi natin ibibend, yung mag-participate siya. So, ang question ba, nagkakasala ba siya dahil hindi siya nag-ano? Well, hindi, not necessarily, kasi that's a physical incapacity eh. Diba? Pero kung buo naman yung katawan mo, bakit hindi ka maka-attend? Ngayon, kung sabi may trabaho o may ibang pinagkakabalahan, I will go as far as, ako, pwede kong maintindihan yon, pero it doesn't give us the right na lumiban sa
araw ng Diyos. Hindi lamang sa Lord's Supper. Okay? Hindi lamang sa mga pagpartake ng elements na yun. So, kaya nga pwedeng punitive yun eh. Pwedeng iyan sa church discipline eh. Kapag kayo lumiliban na wala namang dahilan or maaring hindi man church discipline kasi halimbawa, kung lagi nang ganun, dapat may intervention na. Baka may maitutulong yung church. The setup or kung ano may tutulong. For example, hindi maka-attend kasi walang pamasahe. Ganon, di ba? Dapat tulungan ng iglesia yun. Mga ganong bagay. Okay? Goods. Alright. Isipin mo pa bro, marami ko. Sige, Sister Mia. Mia. Yung question ko naman po, Pas, what if hindi ka magpa-partake kasi let's say yung wine is fermented and may case, let's say, pregnant, pinagbawalan na mag-an ng alcohol, then nag-refuse siya na mag-partake ng wine. Paano po natin siya, sa view ng, let's say, ako let's say, parang may guilt ako na lang, hindi ako nag-partake. Pero kasi bawal, kasi pinagbawalan ako. Parang paano natin siya, paano yung views sa ganun? Okay. Situation? Two things. Again, binanggit natin kanina na pwede yung grape juice. So, dun pa lang na-eliminate na yung necessity na wine lang dapat. Ngayon, due diligence ng mga deacons na alamin. Mukhang buntis to ah. Tanungin ko kaya. Hindi pala buntis. Basically, due diligence ng church in general na alamin natin. Sa case si Sister Robbie, di ba? Punti siya. Last Sunday, di siya nag-partake. So, hopefully, today, makapag-partake siya. Ma-provide natin yung, ano niya, para sa kanya rin. Di ba? Yung ganun. So, kung maintindihan nung tao na yon na hindi naman siya deliberate, kasi yung deliberate yung word dun eh. Sinasadya mong lumiban o umiwas. Di ba? Hindi ko naman, parang hindi ko maisip na sinasadya mong magpabuntis para hindi ka makapag-Lord's Supper. Parang weird naman nun, di ba? So, hindi naman kasi sadya. No. Ayan. So, wala dapat guilt. That may paliwanag. Gaya nito, inaaral natin siya para maiwasan yung waga. Thank you. Salamat dun, sis. Other questions? Saganda natin? Again, kahit hindi related sa, pwede niyo itanong. Question? Sige lang. Questions? Ay, Amor. Trivial. Sige lang. Unless ready na yung food, ha? Pwede na lang. Ano yung mga Pedobaptist. Pedobaptist. Oh. Di ba, mga bata. Oo. Oh. Pwede nagpa-partake yung mga bata. Hindi, I don't think pinapayagan yung mga bata. Kasi na ba? I'm not sure. Meron? Talaga? Di ako aware. Pedo communion, kung sino yung kayang umabot ng... Talaga. paano to umabot na to? May assistance ng parents. So, ibig sabihin, kung paano nila tinitreat yung baptism, ganun din sa... So, both sacraments. Okay. Other questions? Okay. Okay, kung wala na, gusto ko lang i-announce na sa next studies natin, yung Marks of the True Church. Ano po yung isang sinabi ko? Ecclesiology rin yun. Membership? Oh, yan. Yung mga yun. Pati church discipline. Kasi yun eh. Isa-isahin natin yun. No? Aralin natin. Hanggang sa paghandaan natin yung 1689 study natin ulit. It could be, depende yan. It could be on a Bible class or Saturday classes again. Pero as much as possible, gusto ko physical na sana. Kung mag-agree kayo sa akin, iba kasi yung physical study natin. And we can also open this
to others na pwedeng bumisita. Kasi very ano siya, fruitful na pag-aralan, lalo na yung mga reforming. Ano ko sabihin, marami akong na-discover na nga, wala lang local churches, pero gusto mag, I mean, hindi sila nagpapa-member doon sa kinabibilangan nilang church kasi may conviction sila na reformed conviction. So, para matulungan din sila, yun, mapag-aralan din ulit. Saka, sino nakaalala nung fifth, ano? Diba? So, sabihin, kailangan natin i-remind yung sarili natin. Okay? So, wala lang questions. Going once, going twice. Nana? Clarifications? Insights? Okay, kung wala na, tayo lahat tayong mukha, tayo mananalangin. Aming Ama, marami pong salamat sa iyong salita na patuloy na nagtutuwid sa amin, nagpapakilala sa amin kung sino ka, nagpapalalim sa pagkakakilala namin pagkaunawa sa iyo, O Diyos. Salamat dahil ang mga sakramentong ito, ang komunyong ito, Panginoon, ay para sa aming ikalalago, para sa pag-alala namin sa iyo at sa aming kabanalan. Salamat, O Diyos, dahil kami po ay pinagdapat niyo, Panginoon, na makasama sa ganitong pag-alaala, papasalamat sa inyong natapos, sa natapos na gawa ng inyong anak na si Kristo Jesus. Ang dalangin po namin na patuloy naming pahalagahan ang hapag, patuloy naming ipagpitagan ito at kami po ay makinabang sa mga benepisyo ng pakikiisa sa hapag ng aming Panginoon Jesucristo. Ngayon din po, sa lalabing oras ng araw na ito, sa aming pagsamba sa iyo, O Diyos, patuloy niyo kaming samahan, gabayan. Maging ang mga kapatira namin na wala pa po dito, ingatan niyo po sila sa kanilang pong pagbiyahe, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at patuloy niyo kaming samahan at maging sa aming pagsasalusaluhan, pagpalayan niyo po ang mga kamay na ganda nito at maging asanhi po ito ng aming kalusugan at kalakasan. Paamdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, lahat ay magsabi na Amen at Amen.